So what is up sa inyong lahat mga bro? Welcome back to another video na naman na kung saan natin nga ngalamin itong naging resulta ng nangyaring emergency board meeting na ipinatawag ni Commissioner Willie Marcial kahapon tungkol sa PBA. Tara nga't pag-usapan yan, pero bago nga lahat ay huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. So nilabas na nga itong naging desisyon ng mga kumakatawan sa PBA sa pangunguna ni Commissioner Willie Marcial at nitong mga PBA Board of Governors ng bawat koponan tungkol sa threat ng virus o kilala sa tawag na COVID-19 na maaaring makaapekto sa liga ng PBA. Kahapon ng gabi, ginanap ang kanilang emergency board meeting at kanina naman inilabas ang mismong resulta ng mismong meeting na yon via press conference with Commissioner Willie Marcial. Dito nga ay tuluyan ng kinansila o pinospone ng mga laro ngayong conference ng All Filipino Cup indefinitely due to rising confirmed cases of novel coronavirus o COVID-19 sa ating bansa. As of now nga mga bro, nasa 33 confirmed cases na ang tala ng tinatamaan ng nasabing virus sa ating bansa at 7 nga dyan mga bro, nasa isang lugar lang dito sa Pilipinas sa lugar ng San Juan. Kaya naman hindi nga lang itong mismong PBA 45th season ang kinansila ng mismong Philippine Basketball Association kundi pati na rin itong kanilang mga affiliates league na PBA D-League Aspirant Cup at itong PBA 3x3. Considering the present situation and also the President Declaration of Public Health Emergency to ensure the health of safety of the fans, players, teams, official and staff. Sa ngayon ay magiging effective nga ito ngayong araw at siguradong tatamaan itong laro ngayong araw ng Miyerkules with the doubleheader Northport Batangpierre against NLEX Road Warriors at TNT Katropa naman kontra sa Phoenix Fuel Masters. Isa pa nga sa mga siguradong kinansila ay itong out-of-town game na gaganapin sa Balanga, Bataan sa Sabado na ang maglalaro naman ay itong crowd favorite team na Barangay Ginebra kontra sa team ng Blackwater Elite. Ayon sa pahayag ng PBA ay magiging day-to-day basis nga ang pag-a-assess ng situation kung maaari nga silang mag-resume ng ibang mga PBA games guided mismo ng DOH o Department of Health at World Health Organization. At para naman sa idea na binanggit natin noong nakaraang video natin mga bro tungkol sa closed door game, ay napag-usapan din yan mismo sa naganap na emergency board meeting, ngunit sa closed door game idea nga na yon ay papatak din na aabot ang mga taong gagalaw sa mismong venue ng 300 to 400 katao kasama itong mga TV officials, magkabilang teams at mga staff, at hindi pa nga raw kasama itong bilang ng mga darating na mga bidya. Kaya naman hindi pa rin magiging safe kung ganoon nga magiging setup, kaya naman napagdesisyonan na nga na ikansela na lang muna pansamantala mga laro dahil na rin sa pagbulusok nga ng bilang ng confirmed cases from 1 to 3 to 5 at ngayon nga ay bumulusok na sa 33. Sumang-ayon naman itong ibang mga PBA coaches sa naging desisyon ng PBA, kabilang itong si Coach Tim Cohn at si Coach Louis Alas na ayon nga sa kanila ay makakabuti nga ito para sa lahat nang sa ganoon ay maiwasang kumalat ang nasabing virus. Kaya naman para nga sa ating lahat mga bro ay palaging mag-ingat sa banta ng sakuna. Comment your opinion mga bro. This is Sports TV.